Aries, tignan natin kung ano ang mensahe sa'yo ngayong June 26, 2023. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And pa-like na din po ng ating video. At sa mga nice naman pong mag-avail ng ating private readings, makikita nyo po yung link sa description box below, Tarot Intentions by Aliana Reyes. Simulan na natin, Aries, kung ano ang mensahe sa'yo ngayong araw na ito. Spirit Guide, mensahe po natin kay Aries. Mensahe po natin, Spirit Guide for Aries, Aries Sun, Moon, and Rising. Tignan natin. Spirit Guide, mensahe po natin kay Aries. Mayroon tayo ditong despair. So, marami sa inyo dito nagkakaroon na kayo ng hopes. Meron na kayong nakikitang liwanag. Pwedeng patapos na ang mga problema ninyo. Ang mga series of problems na nararamdaman ninyo, nararanasan ninyo, Aries. We have marriage. Okay, so yung iba sa inyo may mga pagpapasalamat kayo dito, Aries, na mga kontrata, na mga legal matters, legal papers na hindi natuloy. So, we have imprisonment. Ayan. So, may kalayaan po dito. So, pwede na nga na mayroong mga, sabi natin, mga certain things na hindi mo kontrolado at hindi napunta sa'yo. Aries, nako, sobrang magpapasalamat ka dito. Mm-mm. Kasi ayan o, yung iba sa inyo, pwedeng nangangamba kayo dito kung meron kayong mga kaso na kinakaharap. Akala ninyo, huli na yung lahat para sa inyo. Pero pwedeng may biglang umurong dito. Meron dito bigla na lang nakipag-areglo sa'yo. So, tignan po natin, Spirit Guide, ano pa po ang mensahe natin for Aries ngayong araw na ito. Spirit Guide, we have karmic relationship. So, marami sa inyo nagkaroon kayo ng problema or marami kayong problema ni karmic relationship mo, ni karmic partner mo. Marami ka ding natutunan sa kanya at the same time. So, meron talagang mga tao sa buhay natin, Aries, na dumarating lang sa life natin para may matutunan tayo or tayo yung magbigay ng lessons sa kanila or may matutunan sila sa atin. So, tignan natin kung ano pa yung mensahe for you. Spirit Guide, mensahe pa po natin. Blessings po natin for Aries ngayong araw na ito. We have a blessing to bring clarity. So, yan nga po. Kung ano man itong mga gumugulo sa isipan mo, Aries, ano man itong mga bagay na sabihin natin, mga action ng mga tao sa paligid mo na parang, you know, may nagbibigay sa'yo dito ng mixed signals, malalaman mo po kung ano ba talaga yung totoong intention ng tao na yan towards you. So, number 35, 29, 3, and 32, your lucky number. Tignan pa po natin ano pa yung mensahe para sa'yo. Spirit Guide, ano pa po ang mensahe natin for Aries pagdating sa kanyang trabaho? Ano itong despair na ito, Spirit Guide, in reverse? Temperance. So, wag daw kayo mawalan ng pag-asa dito. Aayon din talaga sa inyo lahat, Aries. Ayan. So, sabi ko nga, makakakita na ng liwanag yung iba sa inyo dito. Magkakaroon na ng clarity. At meron dito, maha-hired na kayo sa trabaho. Or kung ano man itong hinihintay ninyo, ano man itong pinagtsatsagaan ninyo pagdating sa trabaho, makukuha nyo po yan. We have 8 of Wands pagdating naman sa inyong negosyo. So, pagdating dito sa negosyo, medyo maging maingat lang kayo dito sa mga reservations, ganyan, kung may nagpapareserve sa inyo. Ingat kayo sa mga pakikipag-usap kasi po pwedeng meron dito hihingi ng PIN number mo, yung mga ganyan. So, na-scam na pala yung iba sa inyo. Iwasan nyo din pong mag-click ng mga links na parang kaduda-duda talaga. So, do not click any links na sinesend sa inyo kasi po pwedeng ma-hack yung inyong mga accounts. So, ito, mabilis lang naman, 8 of Wands, marami sa inyo dito pwede na, pwedeng may makakausap kayo na client, wala na masyadong usapan, magpapareserve ka agad yan. Meron naman dito, pwedeng ini-insist niya na pwede po ba pick up na lang tapos hindi na po ako, you know, hindi na po ako magre-reserve. So, huwag kayong pumayag kapag ganun, Aries. Kasi kayo yung mahihirapan dito. Paano pag biglang nagbago yung isip ng client ninyo? We have 4 of Pentacles pagdating sa iyong kaperahan. So, ayan po, marami sa inyo. Nag-iipon kayo dito. So, meron na kayong kalayaan. Meron na kayong freedom. Meron na kayong pagkakataon dito, Aries, para mag-ipon. Ayan ko naman po itong mga pinag-iipunan nyo. For some of you, pwedeng bahay ito. Pwede rin naman nasa sasakyan. O kaya naman, baka may sira yung sasakyan ninyo. Pwedeng nakastock na lang dyan sa bahay. Pwedeng yan yung pinag-iipunan ninyo na mapagawa. Yan po.
Tignan natin pagdating sa love life, we have page of wands. So may efforts akong nakikita dito. Pwede rin na meron dito mamamanhikan. Ayan po. Meron din naman dito na parang pinupush forward ka. Pinupush ka talaga ng person mo towards sa mga goals mo. So pwedeng pinapalakas niya yung loob mo, Aries. Oo. Three of wands. Ayan o. Meron ditong tao na hindi kanya hinahayaan na makulong lang talaga sa isang lugar. Gusto niya mag-grow ka pa, gusto niya mag-expand ka. So, pwedeng person mo yan, talagang very supportive siya sa'yo ngayong araw na ito, Aries. So, ayan lang po yung mensahe sa inyo. Mag-iingat kayo always and more blessings to come. Bye-bye! Leo, tignan natin kung ano po yung mensahe sa'yo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate. So be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. We have occupation. We have great fortune. So pwedeng ito, meron ba dito pakyawan yung kitaan ninyo dyan sa inyong trabaho? Sobrang dami nyo pong gagawin ngayon, pero sulit naman po yung pagod ninyo. Sulit na sulit yung pananakit ng mga kamay ninyo at ng inyong mga mata. Leo, we have thoughts. So parang hindi na kayo magdadalawang isip dito. Pwedeng meron dito day off ninyo, pero i-accept nyo pa rin po itong blessing na ito. I-accept nyo pa rin itong pera na ito or yung trabaho. So di kayo nagiging mapili, Leo, pagdating sa pagkakakitaan ngayon. Tignan po natin ano pa po ang mensahe natin. Spirit guide, mensahe po natin kay Leo. We have girl talk. Ayan, so isa sa mga kaibigan mo ang pwedeng magyaya sa'yo. Ayan, ngayong araw na ito, Leo. Pwedeng talagang meron kang isang kaibigan na pag may mga racket siya, sinasama kanya talaga. So hindi ka nito nakakalimutan. So napakabait nung tao na to sa'yo. And meron din ako nakikita, very generous siya sa'yo. Or baliktad, baka ikaw yung very generous sa kanya. Tignan natin, spirit guide. We have a blessing from your ancestors. Ayan po. So may blessings talaga na paparating sa'yo dito. Pwedeng yung iba sa inyo, yung great fortune na to, pwedeng mana nyo to na negosyo. Ayan, mukhang may pamana sa inyo dito. Kaya lang yung iba sa inyo, hindi siya finances, hindi siya material things, hindi siya money. Pwede po na gifts yung ipinapamana sa inyo dito. Gifts yung gustong ibigay sa inyo. I mean, psychic gifts yung gustong ibigay sa inyo dito. So, meron naman dito ha, pwedeng hindi kayo talaga magdadalawang isip na tanggapin yan. Ayan o, we have thoughts, pero nakabaliktad kasi siya. So, wala kayong second thoughts dito. Parang talagang i-embrace mo to kung ano man itong pamana sa'yo. Leo. So, we have 34, 26, 16, and we have number 16. Ayan, 16, 16. Ayan yung ano mo, repeating numbers mo ngayong araw na ito. So, tignan natin, spirit guide, ano pa po ang mensahe natin for Leo? Ano pa po ang mensahe natin, spirit guide, for Leo ngayong araw na ito? Leo. Leo. Spirit guide. Tignan natin. Okay. Spirit guide for Leo pagdating sa trabaho po. We have 7 of wands. Ayan, marami nga kayong trabaho dito. And yung iba sa inyo, talagang wala kayong tatangkihan. Ayan. So parang, ano ba, sobrang needy nyo ba ngayon, Leo? Kaya ito, talagang tanggap lang kayo ng tanggap. Siguro kayo yung tipo ng tao na hindi talaga kayo umaayaw sa blessings. We have justice. Ayan po. Medyo pressured din yung iba sa inyo dito, pero kayang-kaya nyo naman. Pagdating naman sa inyong negosyo, ayan po, pwedeng may mga legal battles talaga dito. So, may pinapamana ba talaga sa inyo na negosyo for some of you, Leo? Ayan, baka nga meron sa inyo dito, oh, pinapamana sa inyo. Tapos, parang pinagtatalunan pa siya kung kanino ba talaga. Meron din naman dito, pwede na, ayan po, yung mga transactions ninyo, mas maganda kung nakasulat talaga sa papel, kung may resibo talaga kayo, Leo. Or sabi natin, kasi yung iba naman sa inyo, small business, diba? So, pwedeng wala na kayong mga resibo, diba? Pero, yun, ilista nyo talaga yung pumapasok at lumalabas sa business ninyo para kontrolado ninyo. Para alam ninyo, natatrack down ninyo, baka kasi mamaya, diba, at the end of the day, meron palang kulang. So, hindi nyo nalalaman yon. Kaya minsan nagtataka kayo, bakit kaya hindi umuunlad yung business ko? Kasi hindi nyo po kontrolado yung pumapasok. Yes, yes, ito naman yun. At yung mas more on yung lumalabas dito sa business ninyo na pera.
So ayan, mukhang may pagtatalo kasi talaga dito. So ingat lang din po kayo sa mga clients ninyo. Alagaan nyo po talaga sila and bigyan nyo sila ng quality products or quality services. We have 3 of Pentacles. So marami sa inyo talaga dito ay, ayan, parang when a workout ninyo, parang hindi lang kasi kayo yung nagtatrabaho sa bahay, Leo. Pwedeng marami po kayo, pwedeng some of you, pwedeng 3 or 2 kayo na nagtatrabaho sa bahay. Kaya naman, namamanage nyo talaga ng maayos yung mga finances ninyo or more on yung mga expenses. Ayun yung nakikita ko sa'yo dito. Pwedeng meron dito magpapaluwal muna ngayong araw. So parang hindi kayo magdadalawang isip kasi alam ninyo na mababayaran yan. Pagdating sa love life, we have Wheel of Fortune. So marami po dito, ayan, parang you're taking risk, 'di ba? Pagdating dito sa relationship, pagdating dito sa love life mo. Some of you, yes, you are happy. You are moving on, pero at the back of your mind, Leo, gusto mo pa rin na mayroong makasama, you know? And nakikita ko dito, mas ready ka na ngayon na pumasok sa isang relationship. Mas ready ka nang may makilala na new person. So, ayan lang po yung mensahe sa'yo. Maraming salamat and see you again on my next video. Bye-bye! Sagittarius, eto po yung mensahe sa'yo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makakarelate, so be open-minded. Tignan po natin kung ano ang mensahe para sa'yo. We have unexpected income, some of you, ayan, pwedeng ina-expect nyo talaga tong paparating na pera sa inyo. Ayan, we have lovers. Okay, so meron dito, ina-expect ninyo na pwedeng may regalo, pwedeng may ibibigay sa inyo yung person ninyo, or the other way around, ano, pwedeng kayo naman yung may ibibigay sa kanila, at ina-expect nila talaga to, na ibibigay mo. We have high honor. Okay, so wag ka, sinasabi sa inyo dito, wag kayo masyadong mag-expect, kasi pwedeng, kung ano yung pinangako sa inyo ng person nyo, Sagittarius, pwedeng hindi siya matupad ngayong araw na ito. So, yan, kunwari, makikita yung iba sa inyo. Yan, pwedeng hindi siya mangyari kasi pwedeng may other circumstances na mangyayari dito sa person mo. Ganun. Hindi siya makakatawag kasi pwedeng may meeting sila. A blessing on a battle that cannot be avoided. Ayan po. So, hindi nyo to pwedeng iwasan na lang. Ganyan. Huwag nyo tong ipagsawalang bahala. Kung hindi talaga makakapunta, kung hindi mabibigay yung gusto, kausapin nyo po yung person ninyo. Huwag nyong baliwalain na, okay, hindi mo siya papansinin, ganyan. So, tignan natin, spirit guide. Not today, ayan nga po. So, parang kung ano yung na-expect mo dito regarding sa relationship, kung ano man itong relationship na ito, Sagittarius, pwedeng hindi siya mag-pursue ngayong araw. So, number 29, 25, 15, and 27, your lucky number. Tignan po natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Spirit guide, mensahe pa po natin for Sagittarius. Mensahe pa po natin, spirit guide for Sagittarius. We have Queen of Swords, ayan. So, very direct kayo dito. Pwedeng meron dito nang hihingi kayo ng salary increase. Or meron kayong favor na hinihingi sa isa sa mga kasamahan ninyo dyan sa work, pero hindi kayo napagbigyan. Tinanggihan talaga kayo directly nung tao na to. Medyo sumama yung loob ng iba sa inyo. Oo. We have 10 of Wands. Ayan, marami sa inyo ay sobrang busy nyo po sa inyong negosyo. Pwedeng madaming binubuhat, pwedeng may mga parating na stocks ngayong araw na ito. So, parang lahat busy. Ayan po, lahat busy dito. Pwedeng meron din dito mga may binubuhat kayong mga kahoy. Baka kung meron kayong, para kasing meron dito gumagamit. Kung pagkain po yung inyong business, may nagluluto pa dito sa kahoy. Ayan, siguro iba kasi talaga yung lasa, diba? Sa kahoy, sa pugon, ganun. Parang old style, yun yung nakikita ko. Kaya medyo hard work talaga itong negosyo ninyo. Ace of Cups, pagdating naman sa kaperahan. Ayan po, pagdating naman sa kaperahan ninyo, umaapaw o. Sagittarius, yung mga blessings ninyo, umaapaw yung mga opportunities. Ninanamnam na nga nung iba sa inyo yung mga opportunities ninyo dito eh, regarding sa finances. Parang kayo na lang yung magde-decide dito. Ano ba yung pipiliin ninyo? Ayan. So, meron din dito sobrang bukas palad po ninyo pagdating sa mga nangangailangan. Kasi yung iba sa inyo, yes, nakaranas na kayo ng hirap, Sagittarius. Parang, yun, kaya yung iba sa inyo, hindi talaga kayo madamot. Kasi naramdaman nyo yun eh, naranasan nyo yun. Pagdating sa love life, we have the lovers. Ayan po. So, tignan mo, umiyak yung person mo kasi na-stress siya eh.
Pwede rin naman na ikaw to. Ikaw yung umiyak kasi ikaw yung nag-expect dito sa Jotaryu. So, kung sino yung mas nag-expect dito sa relationship ninyo, yun yung iiyak ngayong araw na to. Oo. Kaya, hinahinay lang sa expectations, and kung meron kayo ina-expect at hindi siya natuloy, kausapin nyo yung person ninyo. O huwag kayong magdamdam na basta-basta kasi pwede po na meron talagang dahilan kung bakit hindi natuloy yung pagkikita nyo, hindi natuloy yung mga plans ninyo, something like that. Kaya ayan po, maraming salamat and see you again on my next video. Mag-iingat po kayo always, more blessings to come. Bye-bye!